Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang kabanata. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumaiyunawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Gaya ng itinagubiling ko sa iyo, bago ko pumunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso upang sabihan mo ang ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral at huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat at mahabang talaan ng mga angkan. Yan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nalulong sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ipinagpipilitang ituro. Alam naman natin ang kautusan mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at mga makasalanan, para sa mga lapastangas sa Diyos at walang hilig sa kabanalan, para sa mga mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikiapit sa kapwa lalaki, para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling, at mga saksing hindi nagsasabi ng totoo. Ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Ang aral na ito'y ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang Diyos. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong una'y nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Sumagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat na si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at walhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinataguwiling ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay masigla kang makipaglaban. Nataglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi. At dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Kabilang sa mga iyon sina Himeneo at Alejandro. Kaya ipinaubaya ko na sila kay Satanas upang matigil na kanilang paglapastangan sa Diyos. Ikalawang kabanata. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao at para sa mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik, payapa, marangal at may kabanalan. Yan ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus
na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y pinili upang maging tagapangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito sa mga hintil. Totoong sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang maging hiyas nila'y hindi ang mamahalin at mararangyang damit, mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging gayak nila ay mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Ang babae ay kailangang tumahimik sa panahon ng pagpupulong ng iglesia at lubos na pasakop. Hindi ko sila pinapayagang magturo o mamuno sa lalaki, kundi dapat silang tumahimik, sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva. At hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Ikatlong kabanata. Totoo ang pahayag na ito, na ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa. Marunong magpigil sa sarili. Maingat. Kagalang-galang. Bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Hindi siya lasenggo. Hindi marahas. Kundi mahinahon. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat, mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siya makapangangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya maiayos ang sarili niyang pamilya? Kailangang siya matagal ng mananampalataya. Sapagkat kung hindi, baka siya maging palalo at mapahamak na gaya ng Diablo. Bukod dito, kailangang siya may mabuting patotoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi. Kailangang subukin muna sila. At kung mapatunayan sila'y karapat-dapat, ay saka sila gawing tagapaglingkod. Gayun din naman, ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat na maging kagalang-galang, hindi chismosa, mapagtimpi at matapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanyang mga anak at sambahayan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay iginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi ako makarating agad, ay malaman mo kung anong dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa sanlibutan. Pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan.